Hello mga ate ko, ano ba ang nagagawa nyo kapag bored na rin kayo sa bahay? Well, samahan nyo ako mga ate ko na lumabas ng bahay at magliwaliw. Eh kasi ang pamilya ko hindi nabubuhay sa loob ng bahay sa isang linggo. Kailangan talaga yung nakakalabas kami para hindi kami maboard. Naranasan nyo na ba yung ganong pakiramdam? Yung mababaliw ka pag nasa bahay ka ng buong araw? Kasi kami nga mga ate ko, o talagang need namin umalis, pumasyal, basta makalabas lang ng bahay. At itong SM nga yung parang go-to namin kapag we're tired at gusto na nga naming lumabas. Siyempre mga ate ko, hindi mawawala ang food trip sa ating paggala. Una nga naming pinuntahan is yung pinaka-fave namin na bake shop, which is yung Clyde's. At every time nga na pumupunta kami sa SM, hindi talaga pwedeng hindi kami makakakain ito. The texture and the taste is so good talaga sa tinapay na to, kahit mura lang siya. Pero I mean, for its price ba mga ate ko, worth it na talaga siya. At ang favorite kong tinapay dito mga ate ko is yung spam. Ayan, sandwich siya na may spam, gulay, and then egg. So ayan yung favorite kong kinakain dito. And also sa mga sweet naman, meron din dyang coated na bread na chocolate, and then meron din dyang yung may almond, and then yung pinaka-favorite din nila Papa dyan is yung pork floss. Yung talagang gustong-gusto nito. Ito nga si Mama Vlyn, nag-take over pa ang aking video. Magpipicture daw sila ni Joseph. So ayan, pagbigyan natin, gustong-gusto nila yung ano, sweetness nila. Smile, o smile daw, o diba? Para na mag-ina. Hoy! At after nga Vlyn nag-takeover, ay este, after nga namin mamili sa Clyde's, bread and pastry, so ay lumabas na kami. At eto nga ang Settle Blast, naghanap siya ng magandang cellphone, kaya ayun, sinamahan ko siya kasi daw gusto niya kung ano daw masasabi ko sa papipili ng cellphone. At ayan, nakita ko naman itong Oppo cellphone guys, and medyo pricey siya. Pero itong pinili niya is yung Huawei, for affordable lang, and then worth, Joseph, I think, 3K, 4K, ayan, yung Redmi A2 Plus ba yan. Pero for its price ha, okay na siya sa kanyang quality, at sabi ko, goods na siya kasi sa processor niya, and also sa gig niya, 64GB, okay na siya, approved na siya. Say nakko! 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 Umakit na kami mga ate ko at pumayos na kami sa food court. At isa pala sa pinaka-favorite ko ring bread sa Clyde's is yung pizza bread nila. Masarap yung kanilang pizza bread kasi malasa and then madaming pepper. At hindi pa nga ako nabusog doon, kaya naman, ito na, napag-desisyonan kong kumain ulit nitong chismosa. So yung, ito yung mozzarella yung nasa loob. So itatry lang natin yung monster sticks. Since hindi ko pa siya natatry, ano pa lang natatry ko yung mga cheese shots nila. Pero ito, medyo malaki siya and then 69 pesos lang. Dahil nga nag-crave tayo sa mozzarella cheese, kaya i-taste test natin siya for this video. Try ko guys nung mozzarella bites nila is nagustuhan ko talaga kasi totoong mozzarella yung nasa loob. And then alam mo yung feeling na nakikita mo sa mga vlog, yung pag kumahagat sila talaga nag-i-stretch yung mga cheese, kaya ayun, tinry ko talaga to at nagustuhan ko siya. At ito namang mozzarella sticks is okay naman siya, medyo malaki, makapal nga lang yung breadings niya. So unang kagat ko guys, breadings pa lang yung natikman ko, so akala ko yun na yung cheese, pero hindi pala. At ayan, nakikita na natin na nag-i-stretch na talaga yung mozzarella stick, at nakaka-satisfy kasi siya tignan guys. At hindi lang yun sa paningin, kundi kung yung lasa niya din is okay na okay. Ayun oh, ang ganda ng stretching. Ang lakas makamukbang. Huy, hindi magmumukbang for this video. Pero pwede na rin. Pero yan, kidding aside guys, talagang magmumukbang tayo for this video kasi halos kumain lang kami dito sa SM at nagtry ako ng mga different foods and different kita ko dito sa SM. So ayan, habang kinakain ko to guys, talaga nasasatisfy yung aking taste buds kasi kinikrave ko yung mozzarella cheese. Although may mozzarella naman kami sa bahay, pero iba pa rin talaga yung ganito. Yung parang nai-stretch mo siya and then madami yung ano, cheese sa loob. Kaya ayan, nai-enjoy ko talaga. Plus, masarap talaga siya kapag sinausaw sa ketchup and a little bit of mayo. Hindi kasi ako mahilig sa mayo guys, pero sa ketchup, grabe, inuulam ko to nung bata ako. Ito talaga yung pinaka-favorite ko. Basta yung Del Monte ketchup guys, yun yung pinaka-favorite ko. At pag sinausaw mo to guys, sobrang yum. At sobrang sulit talaga yung 65 pesos mo. Hindi ka manghihinayang. For an experience na rin. At isang try mo, diba, na may masasabi ka na, ah, try ko na rin yung mozzarella and it's yummy talaga. As a person kasi guys na hindi mahilig sa cheese, never ko talaga naisip sa buhay ko na kakain ako ng cheese. Pero nung natikman ko tong mozzarella, grabe, naging favorite ko na siya. Na-inlove na ako sa cheese guys. At kahit si mama hindi siya mahilig sa cheese, hindi siya mahilig sa dairy products, pero gusto niyang itry kasi nga nag-i-stretch. So para lang dun ma-experience niya. And just a little bit of it, para naman na-taste niya, diba? So ayan, dahil nga matanda na, hindi na pwedeng madaming dairy products. Kaya ayan, pinatikim ko lang sa kanila para ma-experience nila yung pagkain ng mozzarella cheese. And they like it a little bit. Kasi matanda na nga sila. At sinulit ko na nga ang aking last bite for this mozzarella stick. At hulaan nyo saan tayo pupunta. Siyempre, bibili tayo ng water na pag-utusan na naman tayo guys. Pagdating supermarket to buy some water. Kasi ba naman, yung 500 ml is 25 pesos siya. Pero itong Summit na to is 21 pesos lang dito sa supermarket, di ba? Mag-iba talaga yung value mo. Depende kung saan ka nakalugar o saan ka nakapwesto. Huy, bakit humuhugot si ate ko? Pero yun nga, nakikita ko sa Facebook. Depende yung, ano, yung value mo daw kung saan lugar ka nakapwesto. So parang paninda. Ano ka te, paninda? Huy, hindi. Hindi ka magiging paninda for this video.
Itong si Joseph ng mga ate ko, mahilig siya sa fries at yung pinaka-favorite talaga is yung potato corner. Kahit si mama, nagustuhan niya talaga yung lasa ng potato corner kasi hindi siya greasy, hindi din siya oily. At syempre ako, nagustuhan ko na rin. Makikihingi-hingi tayo, dadampot-dampot tayo konti. Di ba, Joseph? Yes! Sign up ko! At dumating na nga yung mga tagapagmana ng SM, Kimmy, so ayun na si Cassie guys, kasama yung tito niya. At ayun, sila na talaga yung naantay namin para makakain na kami ng early dinner. At dito ang aming piniling ulam sa Peppa Wings, kasi kanya-kanya kami ng pili guys. So ito na yung pinili ko kasi favorite ko talaga ang chicken. At nag-order kami ng box of wings, tig 229, so 6 pieces na siya at ayun, tig 2 flavor siya. So for flavor na in-order ko is yung teriyaki and then yung wild spice atay, I'm not sure about. In fairness guys, sa chicken nila is malaki yung size ng wings, hindi siya yung maliit lang na cute size, hindi siya ganun, kundi big size yung kanyang pagka-wings. Among all the flavors mga ate ko na mapipilian, yung teriyaki talaga yung pinaka-favorite ko dahil yung manamis na miss niya lasa at may konting alat. So ito talaga yung go-to na sauce ko kapag nag-crave talaga ako ng chicken or ng chicken wings. At masasabi ko naman dito dahil nga malaki yung sizing nila, mabubusog ka na talaga. At ay naka-chopstick ako guys kasi gusto ko lang mag-inerte. Bakit ba? Hoy, nag-inerte si ate mo. Pero ayan, namaskit kasi yung kumain, naka-chopstick. At saka lagi talaga ako naka-chopstick sa bahay kapag kumakain ako, especially kapag may kimchi kami and then meron din kami mga other side dishes. At itong ko. Hindi ko sure, hindi ko maalala yung flavor, pero parang wild spice siya. And sobrang sarap niya. Korean flavor siya, guys. At na-appreciate yung lasa niya kasi nagmimix yung tamis, yung asim, yung alat, at yung pagka-orange ng lasa niya. Kaya I really love it kapag babalik kami dito, guys, yun ang o-orderin ko. Para may kapalit na yung teriyaki sa puso ko. Pero hindi, hindi mapapalitan si teriyaki. Pero sarap talaga yung wild spice. Pero ayun, kaya na yun. Pwede na yun. So ayan, nag-hit lang kami. In-enjoy namin ang aming pagkain dahil mamaya, magde-dessert naman tayo. Ayun, ating dessert, guys. Nakita ko na ulit yung fried ice cream. Alam niyo ba, 2012 pa lang, bago pa lang kami dito sa Laguna guys, talaga ang pinupunta lang namin sa SM is yung fried ice cream. And then, naalala ko yung childhood memories ko. Meron na palang fried ice cream dito lang yan sa Megalitos. At sobrang affordable lang niya guys, nasa 79 or 89 pesos lang. At ayan, sabi ni Kuya, ako na daw mag-roll ng sarili kong fried ice cream at ang flavor nun guys is vanilla. So ayan yung pinili namin base kasi yung kanyang sauce mamaya is Nutella and then some kisses. Para naman hindi ganun katamis. Pero ayan, pwede na akong magtinda dito. Hoy, bumili kayo sa akin mga ate ko. Pwede na po. Pwede ako maghanap buhay para sa mga anak ko. May panggatas na ako. Hoy, naging pamilyado agad. Pero ayan na nga guys. Akala ko hindi ko kaya mag-roll. Pero well, nag-aaral tayo sa TikTok University. Kaya kayang-kaya natin yan. Talaga nakita ko to sa TikTok University. Talagang ito yung mga pinapanood ko kasi so satisfying. At ayan, si mama sabi niya, gusto ko rin na. Akin na yung ano kalahati. So ayan, pagbigyan natin siya. Kaya gusto niya ma-experience. Pero ma, bakit ganyan? Bakit hindi pa bilog? Bakit naman parang ginawa mo ribbon? Bakit naman minastabas naman lang yung fried ice cream ko? At napagod ka na, ipaglaban siya. Tingnan niyo naman mga ate ko. Kawawa yung fried ice cream ko, naghihingalon. O yun, ginawa na siyang parang simento lang. Parang nagtatanggalan si mama ng dumi. Pero okay lang yan, lab-lab pa rin kita ka. Hey! Naging lovey! Nag-drama sa video dahil sa fried ice cream. Kimmy! So ayan na guys. Kahit naman ano itsura ng guest is, ganun pa naman yung lasa. At ayan, nilagyan na ni Kuya sa lalagyan. At lalagyan niya na yan ng sauce after that. At yun nga, napili namin guys is Nutella. Gusto pa nga ni Cassie, Nutella yung base namin. Ang tamis-tamis na. Sabi ko, wow, makinig ka sa akin. Ako ang nakakatanda. Char! So ayan, ginawa namin vanilla talaga yan para mas yummy. And Nutella yung kanyang sauce. So kayo guys ang mamimili if bibili kayo. Hindi kayo papakailaman ni Kuya. Talagang kayo ang pipili kung ano ang gusto nyo. So susunod niya lang. Nutella sauce yan guys. Oh my gosh, so yummy. Talaga natatakam na ako. My childhood memories is coming back talaga. Nung pinapanood ko itong ginagawa. And also yung kisses nila ang sarap ha. Akala ko yung kisses na pipitsugin lang. Pero no, I love kisses. I was a kid pa. And naalala ko yung childhood memories ko na kumukuha kami ng kisses sa bake shop. Para lang mapak namin. At ayan na. Ready to eat na ang aming fried ice cream from Megalitos. Thank you so much Kuya for being so good, for being so kind sa amin habang kami umu-order. Ayan, let's try this taste test. Sarap, crunchy. At hindi pa natatapos yun mga ate ko. At umorder na ako ng sarili kong ice cream. Kasi naman ng mga ate ko, nagustuhan ni Cassie yung fried ice cream dahil yung kisses niya sobrang sarap din, yung crunchiness na dadagdag sa fried ice cream. Kaya mga ate ko, umorder na ako ng sarili kong ice cream. So ito yung Biscoff crunch. So meron niya siyang caramel syrup at softy ice cream siya guys. At ayan, minimekos-mekos na ni Kuya. At maganda dyan kasi inanong niya agad yung order namin na si kaso niya agad. Dahil pauwi na rin naman kami. At ayan na yung ating Biscoff crunch. So Biscoff crunch guys. Harap. Lotus Biscoff crunch. We're going. Bye. Thank you for watching.